Hindi ko matiis ang aking sarili na hindi mag-comment sa mga sinasabi ng mga influencer na ito. Ano? Pera lang ang hapon ninyo? Kaya ba kayo magjojowa dahil sa pera? Ha? At naman isa naman kapag pangit, yun ang tagabayan. Ano kayo? Gold? Ha? Kumbagin ko kayo dyan, nakita nyo. Oh, ayan. Punta ako ngayon sa SM at sa SSS. Magbabayad ako ng aking voluntary contribution ng SSS. Diba, napaka-importante yun. Dino? Nandito tayo sa St. Dominic. O, yun na nga po, kaya ito sinisikap po na mag-ano rin ng contribution sa SSS at kahit papaano makaipon din dahil sa una, pangit ka na nga, tapos titingnan pa sa iyo ang uri ng buhay mo. Siguro, ganito na lang, bawat tao may kanikanyang opinion o may kanikanyang kagustuhan. Kaya nga, may mga tao na nakasalig lang sa pera ang kanilang relasyon o pakikipagjowa sa iba. Kapag ka mapera, yun, kakagatin nila. E paano kung walang pera? Ayan, yun ang pumapasok yung pangit ka na nga, wala ka pang pera, kawawang kawawa ka. Kaya you are adding insult to an injury. Napakahirap naman talaga na kalagayan ng pangit. Pero ang totoo naman, wala namang talagang pangit. Yun na nga lang siguro na mayroong tinatawag na comparison para sa iba. Pero kung ikaw naman ay tao na hindi mapang-alipusta, mapang-aglahi, o mapang-mata sa kapwa-tao mo, at ang tititigan mo ay ang mabuting kalooban, ang mabuti at mabait na tao, ay walang pinag-uusapan sa itsura yan. Kaya wala na tayong magagawa dyan, nasa tao na rin yan. Kung anong gusto ng tao, sige ko. Kaya nga pala, may ganung kasalita. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Kung masaya ka na kahit pangit at mapera, yun ang jojowain mo, walang problema. Kaya naman pogi at walang pera at yun ang jojowain mo, ay nasa iyo na rin yun. Pero mahalaga siguro para sa iba, yung may itsura ka na, gwapo ka na, maganda ka na, mapera ka pa, diba? Kasi kung pangit ka, ikaw ang tagabayad, ay nako.